Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa maaksyong barilan sa Bilar, Bohol, kung saan limang hininal ang mga miyembro ng NPA at isang pulis ang napatay sa enkwentro Biyernes ng umaga. Si Silvian Sana ng Warrant of Arrest ang isa sa mga suspect na sinasabing top 1 most wanted sa Bohol nang manlaban naman ito kaya nauwi sa barilan. Nilikas naman ang ilang residente dahil sa bakbakan. Nagpa-patrol Ani Perez. Nabulabog na mga putok ng baril ang mga residente kaninang umaga sa Matinaw 2, Barangay Kampagaw sa bayan ng Bilar sa Bohol. Mabilis na lumikas palayo ang mga residente dahil sa takot. Tumagal ng halos 3 oras ang barilan. Ayon sa PNP, napatay sa inkwentro ang number 1 most wanted sa Bohol na si Domingo Compok alias Silong. Kinilala din siyang leader ng New People's Army sa naturang lalawigan. Magsisilbi sana ng warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ang pulisya laban kay Compok nang manlaban umano sa mga pulis at sundalo. Finally, they have located the place where Compok and his group was hiding in Bilar, Bohol. No? The subject and his cohorts fired upon them, which resulted actually may isa tayong pulis na nasawi. Namatay din sa inkwentro si Police Corporal Gilbert Amper habang sugatan ng isa pang pulis. Bukod kay Compok, patay din ang 4 na iba pa na pawang kasamahan umano ni Compok. Nakuha rin ang mga high-powered firearms mula sa kanila at 3 kalibre 45 baril. We consider this as an operational breakthrough, no? In Bohol as far as the fight against insurgency is concerned, no? The regional director, Police Brigadier General Anthony Abirin, really intended to arrest the remaining personalities, no? Because in the past months, yung Bohol kasi, the Bohol Party Committee was dismantled. Samantala, para sa militar, hustisya ito para sa mga taga-Bohol. Sa isang pahayag, sinabi ni Lieutenant General Benedict Arevalo, commander ng Visayas Command, na hindi sila uurong sa kampanya laban sa mga komunistang grupo. Siniguro naman nilang walang sibilyan ang madawit sa inkwentro. Kasalukuyan silang nasa mga evacuation center habang sinasagawa ang clearing operation. Ani Perez, ABS-CBN News. Tukoy na ng PNP ang 6 na lalaking nanloob sa isang pawn shop sa Coronadal City. Tinanggi nilang pulis ang ilang sa mga nanloob sa sanglaan. Nagpa-patrol, Raya Capulong. Tinutugis na ng Philippine National Police ang 6 na lalaki na sangkot sa pagnanakaw sa isang pawn shop sa Coronadal City nitong Miyerkules ng umaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok sa sanglaan ng 2 armadong lalaki na nakasuot ng PNP athletic shirt. Sinundan nito ng pagpasok ng 2 armadong lalaki at sabay nilapitan ang 2 gwardya. Dinisarmahan nila ang mga ito bago pinadapa. Agad naman pumasok ang isa pang lalaki na nakasuot ng pulang jacket na pinagahampas ang pinto papasok ng pawn shop gamit ang dala niyang maso. Hindi na nakita ang mga sumunod na pangyayari sa loob ng sanglaan. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod nang lumabas ng pawn shop ang mga lalaki. Sa imbestigasyon, natangay ng mga salarin ang alahas at pera. Nilinaw naman ng PNP na hindi pulis ang 2 lalaking namata ang nakasuot ng PNP athletic shirt. Kausap lamang po natin kanina lang yung PD po ng South Cotabato at meron na po sila mga persons of interest especially doon sa 2 pong nakasuot ng uniforme at hindi po ito mga pulis. Narecover sa Barangay Saravia ang mga isinuot na PNP athletic shirt ng 2 lalaki, ibang mga gamit at rubber shoes. Natagpuan din sa gilid ng kalsada ang motorsiklong ginamit sa pagtakas ng mga suspect. Inaalam naman ng mga otoridad kung sangkot ang mga salarin sa iba pang nakawan sa lugar. May positive identification na po tayo laban dito sa ilan sa mga suspect po at yun po yung gagamitin po nating lead para matuntun po yung possible whereabouts. Wala namang nasaktan sa nangyaring insidente.
Naglabas ng 500,000 pesos na reward money ang Coronadal City LGU sa sinumang makapagtuturo sa mga salarin. Nanawagan din ang PNP sa publiko na i-report sa kanila kung sino man ang makakita sa mga salarin. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Siyam ang sugatan sa pagsabog ng granada sa Mandaluyong City nitong Huwebes. Sa pool sa CCTV ang insidente. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Binulabog ng pagsabog ng granada ang residential area ng Block 40, Addison Hills, Mandaluyong City, pasado alas 10 nitong Huwebes. Napatakbo ang mga nakatambay sa isang bilyaran dahil sa pagsabog na sinundan ng makapal na usok. Nag-iwan ng crater sa kalsada at mga bakas ng shrapnel sa pader ang insidente. Agad na nag-imbestiga ang mga tauhan ng NCRPO at Eastern Police District. Sa tapat ng tindahan ni Jeffrey Gilaco, sumabog ang granada. Hindi nagdala ko ang cellphone. Pagningon ko, may nagbag na granada. Granada at ito. Anong kulay? Kulay brown. Lalaglag ni nagagay? Lalaglag na laglag. Saan galing? Hindi ko alam kasi pagningon ko, may naglag eh. Lalaglag? Mga segundo lang sumabog na siya. Siyam ang sugatan sa insidente kabilang isang lalaking tinamaan ng shrapnel sa likod. Pagsabog, makapasigaw ang Pag bigla akong tumayo, sabi ko, sinilip ko ngayong balikat ko. Pag sinilip ko ang balikat ko kasi humapge, tumulong yung dugo. Okay. Tumakbo ngayon ako sa kabila, sabi ko, pakitingin naman yung sa likod ko kasi parang humapge rin, parang may tama likod ko. Pagbukas nila sa likod sa may damit, butas din yung damit ko sa may tama, tagas na yung dugo. Ilang ari-arian din ng mga residente ang napinsala sa pagsabog. Inakala rin ng ilang residente na tangke ng LPG ang sumabog at may sunog sa kanilang lugar. Kasi ang lakas talaga eh, nakakabingi. Hindi namin agad nalaman na yung pala tinama yung salamin ng bintana namin. Nakiusyoso na ako dyan. Kung nga malaman, anong una kong dadamputin? Dahil akala ko magkakasunog na naman. Magluluto na sana ako, kaso lang. Biglang sumaboom ang lakas. Natulala lang ako nung huli na, saka na lang ako lumabas na marami ng usok. Inaalam na ng pulisya kung sino ang responsable sa pagpapasabog at kung ano ang motibo nito. We have at least 5 POIs at present time. Okay. So far we are evaluating at conducting a thorough intel and investigative pursuit for that matter. Tiniyak naman ng PNP na walang dapat ikabahala ang publiko sa naganap na pagsabog. We can say that no indication of terroristic activities or political agitations. Nakalabas na ng ospital ang 8 sa mga nasugatan, maliban sa isa na kailangang obserbahan pa dahil sa tama ng shrapnel sa kanyang binti at tiyan. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nauwi sa pagtatalo ang clearing operations ng MMDA sa mga nakahambalang sasakyan sa isang kalye sa Barangay Sembo sa Taguig City. Iginigiit ng kapitan ng barangay na may ordinansa sila noong sakop pa ng Makati na pinapayagan ang one-side parking. Nagpapatrol, Dennis Datu. Kaliwat kanan ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa Nara Street sa Barangay Sembo sa Taguig City. Bukod sa nagdudulot ng matinding traffic, pinuputakti na rin umano ng reklamo ang MMDA dahil hindi na madaanan ng mga tao ang bangketa. Gaya ni Nanay Valerie na napipilitan na lang maglakad sa mismong kalsada. Baka mamaya ay masagi kami dyan. Eh, ang liit-liit ng daanan na yan, di ba? Mula nung ginawa ko ito, nakaparking na lahat dito. Kaya sumugod ang MMDA Special Operations Group sa nasabing kalye. Pero umalma ang ilang galit na may-ari ng mga sasakyan nang sisimula na ang clearing operations. Pina-prioritize natin yung nakaharang sa kalsada. Kunin yung number. Ma'am, lahat po yan. Saglit lang po. Hindi pa kayo kumikilo. Kunin yung number para pair. Mamaya-maya, balikan na naman. Exactly. Kaya dapat lang kunin yung lahat yan. Lahat po yan. Titignan ko yan mamaya pag ano ha. Opo, opo. Yung pangalan mo o yung ID mo. Galing ka na kung galing sa akin. Special operations. Ang lalaking ito halos maiyak na sa pakiusap na huwag hatakin ang kanyang kotse. Itinarik namin ito para malakal kasi pag sinumbo ko lang shock, ito ginagamit namin. Ito yung susi, oh. Hala, maulawa naman. Char!
Maya-maya pa ang mismong kapitana ng Barangay Sembo na si Romeo Milio ang kumompronta kay MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Co. Sabi ni Kapitan, walang koordinasyon sa kanila ang MMDA sa gagawing clearing operations. May ordinansa umano ang Barangay Sembo nung sako pa sila ng Makati na pinapayagan ang one-side parking. Kaya nga po, may dating ordinansa galing sa Makati. Itatransfer namin sa Taguig to adapt ng Taguig. It's a two-way street. So a two-way street can never have a one-side parking. Kaya nga po ginagawa namin ng solusyon. Doon na lang tayo mag-usap sa office ko po para may paliwanag ko po sa inyo. Ayon pa sa MMDA, sa ilalim ng National Traffic Code and Guidelines, pinagbabawal na gawing paradahan ang gilid at ilalim ng mga flyover. Sa huli, nanindigan ng MMDA na ituloy ang clearing operations dahil wala ng visa ang ordinansa ng Barangay Sembo ngayong hindi na ito sakop ng Makati. So we cannot hamper public convenience, we cannot hamper the flow of traffic just for the sake na meron silang parkingan na hindi naman po tama. Umabot sa 72 sasakyan na nabigyan ng ticket at nahatak ng MMDA Special Operations Group. Dennis Datu, ABS-CBN News. Ninakawan ng baril ang isang pulis sa loob mismo ng presinto sa Imus City, Cavite. Sa pamamagitan ng CCTV, natukoy ang suspect na isa palang force multiplier ng pulisya. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Lumabas galing presinto ang lalaking ito sa Imus City, Cavite nitong Miyerkules na madaling araw. Habang naglalakad papunta sa tricycle, kita na tila may ikinubli itong bagay sa loob ng kanyang jacket. Tinangay na pala nito ang belt bag ng isang pulis na may lamang baril. Kinabukasan pa po yung duty ko. Kaya nakalagay po sa bag. Pagpasok po ng PCP namin, nilapag po yung belt bag ko dun sa upuan para po mag-CR ako. Then mga 2 minutes po, paglabas ko, wala na po yung bag ko. Nang balikan ng CCTV, ikinagulat nila na ang suspect sa pagnanakaw ay mismo ang kanilang force multiplier o ang katuwang nila sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. After po nun makuha ng nitong suspect yung baril doon sa community precinct, umalis na po ito. Umuwi na po ito sa bahay. Kaya po doon na po na follow up nitong ating kapulisan doon sa bahay ng suspect at doon na po na-recover yung baril. Ayan na, flash team. Ayan ang bag. Ate, pakibuksan po. Pakibuksan. Ayan, baril. Op, wallet. Nabawi ang issued firearm ng pulis at iba pa niya mga personal na gamit. Paliwanag ng suspect sa pulisya na nakursunadahan lamang niyang damputin ang belt bag. Parang nadamput ko lang siya. Hindi po sinasadyang po yan. Pero hindi ko binuksan, hindi ko tiningnan kung anong laman. Hindi ko po alam na may baril, sir. Nasampahan na nareklamong theft ang suspect. Tinitignan na rin ng pulisya kung may naging kapabayaan sa parte ng pulis. Dapat po talaga ang ating kapulisan, kakambal na natin, yung lalo na po yung mga firearms natin. Hindi po natin dapat ito pinagkakatiwala o kung saan-saan na ang inilalagay. Nasa kustudiya ngayon ng Imus City Police Station ang suspect habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Certified kapamilya pa rin si Janella Salvador. Aabangan ng fans ang kanyang bagong musika, concert at pelikula. Ibinahagi rin ni Janella kung bakit hindi natuloy ang GL o Girls Love movie nila ni Jane De Leon. Nagpapatrol, MJ Felipe. For every kapamilya, Miss Janella Salvador. Kapamilya pa rin si Janella Salvador. Pumirma siya ng exclusive contract kasama ang ABS-CBN executives sa pangunguna ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez, CEO at President Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Chief Finance Officer Rick Tan, Star Magic Head Laurenti Jogi, at mga manager na si Gidget de la Cuesta at Manny Valera. Buhos ang emosyon ni Janella sa pagpirma ng kontrata. I think this day is actually very special because it's been a while since they held something like this. I mean, we've done a few contract signings in the past, but I think it really means even more now to sign with ABS-CBN. Why? Considering we've all been through so much. Musika ang top priority ni Janella ngayong 2024. May bagong music at concert na ikinakasa ang actress-singer.
finally, matutuloy na yung concert ko on April. Hindi pa na-announce, pero April. Before I even fell in love with acting, music talaga yung number one ko. May dalawang pelikula ring lalabas si Janella. Una, ang Under Parallel Skies, kung saan nakatrabaho niya ang Thai actor na si Win Metawin. We'll arise from endings. Kinuna ng buong pelikula sa Hong Kong. The first few days, it was a bit awkward pa. Okay. But eventually, of course, we made an effort to speak to each other, to get to know each other. We did workshops together. Right. And working with him wasn't that hard. Samantala, gumigiling na rin ang camera sa kanilang movie ni Jane De Leon na How to Be a Good Wife sa direksyon ni June Lana. Revelasyon ni Janella, may GL o Girls Love movie sana sila ni Jane pero hindi natuloy. There were little bumps along the way with like approvals and all of that. Right. But in the end, we both said yes na. Okay. Pero hindi siya nag-move past that. Pero of course, I'm aware that everyone's waiting for the GL. Right. Trust me, we're both waiting. Pagdating naman sa pagiging mommy, hands-on si Janella at maayos ang co-parenting setup nila ni Marcus Patterson sa anak na si Jude. We're doing great, actually. We're okay. He makes an effort to see Jude. Okay. But of course, Jude stays with me. Right now, kasi he went to the UK. Okay. Naghanap muna siya ng temporary work doon. Okay. And yeah, I think he's coming back eventually. And every time he's here in the Philippines, he really makes it a point to borrow Jude every weekend. Congratulations, Mama! 3 years old na ngayon ang kanilang anak na si Jude. Love you. MJ Felipe, ABS-CBN News. Mapapanood ang buong panayam ni MJ Felipe kay Janella Salvador sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa ABS-CBN News YouTube channel. Good news po para sa mga motorista, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Samantala, nagbabala ang Meralco na posibleng magka-problema kapag hindi pumayag ang Energy Regulatory Commission na ipasa sa mga consumer ang dagdag singil dulot ng mas mahal na presyo ng imported na liquefied natural gas. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Ayaw nang umasa ng taxi driver na si Mang Jeffrey na may rollback sa susunod na linggo kahit tinimbrihan na naming may namumurong bawas presyo sa Martes. Kahit sabihin natin mag-rollback ng 2 beses, ay kung natitataas naman nila ng 150, 160, wala rin. Oh, wala rin. Talo ka rin. Talo rin. Parang ang siso ang presyo ng petrolyo dahil kung may oil price hike noong nakaraang Martes, aba, may inaasahan namang rollback sa susunod na linggo. Kaya lang, mukhang mas maliit na naman ang magiging bawas presyo sa susunod na linggo kumpara sa increase noong Martes. Pero bakit nga ba taas-baba ang presyo nito manakaraang linggo at mas malaki lagi ang taas kaysa baba? Wala naman po talagang pattern kung susundin. Kasi wala namang nakaka-control kung ano yung presyuhan nga. Eh, lalo na yung mga factors na nakaka-apekto dito. Nagkakataon lang. Sa taya ng Jetty Petroleum, kahit tumaas pa ng bahagya ang presyo sa huling araw, sigurado na raw ang rollback. Nasa minimum po ng 90 ho, no? Tapos nasa maximum of 1 peso. Ito po is na-factor in na po natin yung ating projected premium, no? Ang gasolina naman po is medyo liliit po, no? So nasa mga 60 to 70. Pero po na inaasahan po natin na siguro medyo ang pinakamababa po nito is nasa mga 60 po, no? Pero ang ilang motorista ayaw maniwalang nagkakataon lang na mas malaki ang oil price hike kumpara sa rollback. Talagang biting kung ano yun. Wala kang magawa dyan. Bababa ng piso, tapos tataas sila, 5 piso, 6. Parang nilalaro lang kami mga ano eh. Samantala, nagbabala ang Meralco na posibleng magka-problema sa supply at presyo ng kuryente kung hindi papayagan ng Energy Regulatory Commission na ipasa agad sa mga consumer ang dagdag singil dahil ito sa pagmahal ng presyo ng imported na liquefied natural gas o LNG na ginagamit na panggatong ng malalaking plantang supplier ng Meralco. Ang sinasabi nila, pag hindi mo kami pinayagan dyan, ang mga po provide ko sa in capacity will be using liquid fuel, 'di ba? Eh mas mahal 'yun.
Eh, ayaw naman natin na mas mahal ang maikarga ko sa consumers, di ba? So yung least cost option namin talaga ay yung LNG. Mula noong February 19, ulimang araw na, wala ng supply ng natural gas galing sa Malampaya, kaya imported LNG ang ginagamit ng maraming planta. Kung gagamit naman ng liquid condensates, sobrang taas ng presyo nito kumpara sa natural gas na sa kalaunan ay ipapasa na naman sa bayarin ng mga consumer. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Ngayong ramdam na ang sobrang init ng panahon, nananawagan ang Civil Service Commission sa mga ahensya ng gobyerno na iangkop sa panahon ang mga uniforme ng mga kawani nilang nakabilad sa araw. Pipayo naman ang ilang eksperto kung paano mapoproteksyonan ang sarili sa matinding init. Nagpapatrol, Johnson Manaban. Todo ang bihis sa tikas ng traffic enforcer na si Reynaldo, mula sombrero at arm sleeves hanggang sa leather boots na kailangan nila para sa kanilang kaligtasan bilang rider at enforcer. Pero komportable naman kaya itong suot lalo't mainit ang panahon. Okay lang naman po, kaya naman po yung... Bali sa amin po ay i-recommend na po sa amin sa yung charol shoes po para medyo makomportable po kami sa paggalaw namin. Sa Quezon City, abala din si Raymond sa pagmamando ng traffic kahit kasagsagan ng init. Nasanay na rin siya sa suot na uniforme, pero ibang usapan ang lagay nito pag uwi ng bahay. Kaya naman po, pero pag ano na po, mainit na po talaga yung sapatos, pag uwi na sa bahay, meron na pong amoy. Una nang sinabi ng PAGASA ang lalo pang pag-init ng temperatura mula Marso hanggang Mayo dahil na rin sa epekto ng El Nino. Kaya may pakiusap ang Civil Service Commission sa mga ahensya ng gobyerno. Since mainit ang ating panahon, pag-aralan ho ng mabuti ng mga heads of agencies kung ano yung pwedeng itulong nila sa ating mga kawaninan ng gobyerno. Dagdag ni Lizada, kailangang akma sa panahon ang kasuotan ng mga manggagawa. Sabi ng Civil Service Commission, maaaring maglabas ng internal policy ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno para tugunan ang kapakanan ng mga manggagawa ngayong tag-init. Ayon kay Commissioner Lizada, pwede ring balikan ng Department of Energy ang polisiya sa tamang paggamit ng air conditioning unit sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Handa naman ang Quezon City LGU na gumawa ng mga adjustments para sa kanilang mga enforcer. Sa ating mga medyo may edad na enforcer, dinalagay natin sila sa mga areas or location na hindi naman masyadong matraffic. Possible yun. Meron kasing type A, type B na uniform, pwede mag-alternate. Ayon sa isang eksperto, kailangan handa ang mga sasabak sa init para maiwasan ang iba't ibang komplikasyon tulad ng heat stroke at dehydration. First is stay cool, pangalawa po ay stay hydrated, at pangatlo ay stay informed. And huwag niyong hihintayin na kayo'y mauuhaw. Usually yung mga pasyenteng nauuhaw na sa tag-init na sobrang init, too late na ho yun, no? Kailangan unahan niyo na siya. Dagdag ni Borja, magsuot ng lightweight at loose-fitting na damit, iwasan ng itim, dahil nag-aabsorb ito ng init at limitahan ang paglabas sa oras na tirikang araw kung maaari. Pag hindi naman iiwasan na kailangan talagang nasa labas sa tanghali, pace yourself lang po, no? At yung pace nyo po, gradually increase. Huwag po masyadong mag-exert ng masyado maraming activities. Payo pa ng mga eksperto, ugaliing tumutok sa balita para updated sa mga impormasyong ilalabas ng PAGASA at ng iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa lagay ng panahon. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Nagluluksa ang mga naulila ng 15 nasawi sa truck na nahulog sa bangin sa Negros Oriental nitong Miyerkules. Pansamantalang ibinurol ang 10 na mga biktima sa covered court ng barangay. Nagpapatrol, Romeo Subaldo. Nabalot ng pagdadalamhati ang covered court ng barangay Surungon sa La Libertad, Negros Oriental. Dito muna inilagak ang mga 10 ng 15 mga namatay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa bayan ng Mabinay. Bitbit pa ni Jessica ang larawan ng kanyang mister na si Marlon na pupunta sana sa Bayawan City para bumili ng baboy. Masakit para kay Jessica na ang kinabubuhay ng kanilang pamilya ang siya rin magiging dahilan ng pagkamatay ng mister.
Buwan din ng Pebrero noong 2012, namatay ang pamilya ni Marlon sa nangyaring landslide sa La Libertad. Nakaligtas si Marlon noon, pero nitong Miyerkules ng hapon, hindi siya nakaligtas sa nangyaring trahedya. Kapatid niya namatay din doon, February din ito. February, buong pamilya namatay, bali, tatlong anak at saka yung buong pamilya. Dahil sa earthquake. Sa isang iglap, naging ulilang lubos naman si Pritchy. Kabilang sa mga namatay sa insidente ang kanyang ama't ina, dalawang kapatid na lalaki at dalawang pinsan. Anya, hinahanda na niya ang kanyang sarili para maging magulang sa kanyang mga pamangkin. Trying to cope up naman po kasi kailangan talaga eh. Kasi meron po akong mga pamangkin na dapat ko pang tingnan. Pamangkin ko kanina, umiiyak siya. Tapos sabi ko, ako na lang yung maghahatid sa kanya sa school. Tapos ako na lang yung magluluto ng ulam. Namahagi na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya ng mga nasawi. Hindi pa makapagdesisyon ang mga kaanak kung kailan ipapalibing ang mga nasawi nilang mahal sa buhay. Romeo Subaldo, ABS-CBN News, Negros Oriental. Pinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Maco Davao de Oro na itigil na ang search at retrieval operations sa ground zero ng landslide sa Barangay Masara. Sa nilabas na executive order kahapon, pinatigil na ang operasyon batay sa assessment at evaluation ng incident management team. Noong Linggo pa huling nakarecover ng bangkay ang responders sa ground zero mula nang mangyari ang landslide noong February 6. 93 bangkay ang nakuha sa naturang landslide habang 8 pa ang nawawala. Isang mass of hope naman ang dinaluhan ng mga volunteers at responders para ipagdasal ang mga nawawala pa. Sa lagay po ng panahon bukas, Sabado, patuloy na iihip ang hanging amihan sa dulong hilagang Luzon habang easterlies naman ang makakapekto sa malaking bahagi ng bansa. Doon po naman sa Mindanao makakaranas ng maulap na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region po naman, kapamilya, maging handa po dahil posible ang pagbaha at landslides sa mga lugar na ito. Maulap po naman hanggang bahagyang maulap sa maraming lugar sa Kabisayaan, maging sa Palawan. Pero posible ang mga localized thunderstorms. Magdala po ng magdadala ito ng mahihinang ulan sa Batanes, ang amihan, pati na rin sa ilang lugar sa Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley Region. Maganda rin ang tinatayang panahon sa Metro Manila bukas. Narating ng ABS-CBN News ang isa sa mga bahagi ng bundok na apektado ng forest fire sa Benguet. At dahil sa mga sunog doon, sinabi po ng Bureau of Fire Protection na apektado na ang kakalidad ng hangin. Live mula sa Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet, nagpapatrol si Rafael Busara. Rafi, tuluyan na bang naapula ang sunog sa bahaging yan ng bundok na kinaroroonan mo? Bernadette, wala na nga dito no, yung naglalagablab na apoy na muntik pang idamay yung mga mahalagang broadcast equipment at tower dito sa tuktok ng Mount Santo Tomas. Pero yung mga tao rito ay hindi pa rin talaga nagpapakakampante dahil ilang metro lang mula sa ating kinatatayuan ay umaakyat na naman yung usok na indikasyon na posibleng meron pang ang apoy. Sino ang hindi matatakot sa kuhang ito? Mga malalaking apoy na halos dumikit na sa tower ng isang local na television network sa tuktok ng Mount Santo Tomas nitong Huwebes. Bagamat naapula na ang apoy sa bahaging iyon ng bundok, hindi pa rin magawang makampante ng technician na si Lorenzo. Mula kasi sa ibaba ng mga communication tower, may lumalabas na namang usok, indikasyon na may nasusunog pa sa mas mababang bahagi ng bundok. Ang expectation namin hindi aabot dito eh. Ang bilis kasi ang lakas din kasi ng hangin. May monitoring pa rin dito. Bakit po? Kasi hindi natin alam, baka biglang lalakas na naman yung dyan. Apoy. Parang... Hindi po yan, hindi po fog. Yan, usok. Haze from dyan sa nasusunog dyan sa baba. Ang mga dating madamo, madahon at lunti ang bahagi ng bundok, nakalbo at kulay abo na. Ito yung isang bahagi ng bundok na nilamon talaga ng apoy nitong mga nakaraang araw. Kinailangan ko na nga magsuot ng face mask dahil medyo matapang na yung amoy ng usok at abo
kita talaga natin no, kung gaano kahirap marating ito. Dahil bukod sa makipot na daan papunta dito, ay ibang usapin pa yung pag-akyat dito sa tinatawag nilang highest peak ng bundok. Dito nga sa aking likod, ay patuloy pa rin umuusok. Sa isa pang forest fire sa Sitio Lebang sa Tuba, manumanong inaapula ng mga bumbero ang patuloy na kumakalat na apoy dahil hindi makapasok doon ang kanilang mga truck. Hindi tulad sa forest fire sa kabilang bayan ng Itogon kung saan nagamit ng mga bumbero ang kanilang mga fire truck para maapula ang apoy. Pangamba naman ng Bureau of Fire Protection, posibleng masundan pa ang kaliwatkan ng forest fire ngayon sa mga bundok ng Benguet. Malawak ang forested area nito. Ngayon, we are experiencing El Nino, kaya talagang dry ang mga grasses ngayon, which is prone to catch up fire. Baka may mga undisciplined person na magsusunog na naman dyan. Kaya expect natin na marami pang susunod na mga sunog dyan. Apektado na rin ito ang air quality sa kalapit na lungsod ng Baguio. Base sa datos ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, bumaba na sa moderate ang air quality sa lungsod. Kita rin ang pagbalot ng mas maitim na haze o pinaghalong usok at polusyon sa Baguio skyline. Medyo makapal yung usok, mahirap makahinga. Kaya advice namin, yung hindi kaya yung usok, gumamit ng face mask. Humihingi kami ng tulong na pagsabihan nila yung mga relatives nila na mostly farmers, na iwasan yung pagsusunog ng mga grass sa farm nila. Bernadette, sa Bocod, Benguet naman ay pansamantalang sinuspinde yung mga tourism activities kasunod nga nito mga forest fires na ito. At ang sinabi nga nila no, na bawal na muna ang mag-hiking, mag-camping, maging mag-picnic sa forest area. At dahil panagbanga festival na nga ngayong weekend, ay mainam na yung mga turistang pupunta sa Baguio ay magsuot pa rin ng face mask no, para manatili ang proteksyon sa kanilang mga sarili. Bernadette. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rafael Busano. Nagtipon-tipon sa isang misa sa EDSA Shrine ngayong Biyernes ang ilang taga-oposisyon para gunitain ang ikalawa sa apat na araw na 1986 EDSA People Power Revolution. Nanawagan din sila ng Contra Cha-Cha, nagpapatrol Vivian Gulia. Buhay ang EDSA! Muling nagkulay dilaw na hinaluan ng puti sa EDSA Shrine ngayong Biyernes nang magtipon ng mga lider at personalidad ng oposisyon. Matapos ang misa, kapitbisig nilang inalala ang 1986 People Power Revolution at nanawagan laban sa isinusulong na charter change o cha-cha. Dumalo sina Senador Risa Ontiveros, Albay 1st District Representative Edsel Lagman, mga dating Senador Leila De Lima at Bam Aquino, pati si Attorney Chel Diokno. Buhay ang EDSA! Nagpakita rin ng suporta ang ilang grupo ng mga kabataan, madre at people's organizations na nagdala ng mga dilaw na bulaklak at nagsuot ng dilaw na laso. Ayon sa Buhay ang EDSA Campaign Network, paalala sa mga nasa poder ang mga ganitong pagtitipon na hindi sila mananahimik laban sa mga aabuso sa pwesto. At sa aral ng kasaysayan, tulad noong pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., 38 taon na ang nakalilipas. Hindi pwede na wala na yung ang diwan ng EDSA. Nandyan pa ho at palalakasin ho natin lagi yan sa pananawagan natin ng katinuan sa pamahalaan, kaayusan sa pamahalaan. We can never underestimate the value of prayer. God should always be in the equation whenever we fight for justice, human rights, protection of the poor. Naniniwala sina Ontiveros at Diokno na posibleng bahagi rin ng cha-cha ng umano'y tangkang burahin ang mga bakas ng 1986 EDSA Revolution. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong cha-cha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. Itong pagbabago ng Constitution, parang gusto na rin nilang makalimutan yung nangyari at kung bakit tayo nagtayo ng 1987 Constitution.
Nauna nang sinabi ng Pangulo at ng mga leader ng Kamara at Senado na economic provisions lang sa konstitusyon ang nais baguhin para makahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa bansa. This administration's position in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero duda ang maraming grupo ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, guro at iba pa na patuloy na kumikilos laban sa tsatsa. Muli silang magtitipon sa isang rally sa February 25 para gunitain ang araw ng lisanin noon ng mga Marcos ang Malacanang at patuloy na manawagan kontra tsatsa. Tinatayang mahigit 8,000 pulis ang ide-deploy sa Metro Manila at Cebu sa linggo. Yung pagbubuhayin po natin ng security is not only for those who will be affected but also doon sa grupo po nila na sila rin po ay ma-secure. Mamaya may mga makapasok po doon na may mga manggugulo for whatever interest na gusto nilang ipropagate. Sa ngayon, wala pa namang na-monitor ang PNP na banta sa seguridad. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Sky Cable sa mga subscribers nito sa cable channels at maging sa internet broadband service ng Sky Fiber. Sa nilabas na advisory ng Sky Cable para sa mga active bundle subscribers na pinili ang standalone Sky Fiber plan, ang inyong bundled plan kung saan kayo nakasubscribe bago ang January 26, 2024 ay magpapatuloy gayon din ang billing nito. Sakali po naman na piliin na i-convert ito sa standalone na Sky Fiber plan, maaaring mag-send ng message sa 24/7 virtual assistant ng Sky sa mysky.com.ph. Sa mga nais po namang manatili bilang bundle subscribers, wala po kayong kailangang gawin. Patuloy ninyong ma-enjoy ito. Ang bundle plan na inyong pinili, paalala po naman ng Sky sa active cable subscribers, hindi kailangan bayaran ang cable subscription mula January 26 hanggang March 15. Napuno ng tawanan ang musical na The 25th Annual Putnam Spelling Bee. Tampok ang rising star magic artist. Bagong estilo naman ang OPM ang ibinida ng ilang singer-songwriters. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Kasama si Raven sa mga rising Filipino singer-songwriters na hangad na lalo pang pausbungin at baguhin ang estilo ng OPM. Mapapakinggan ang pag-eeksperimento ni Raven sa iba't ibang genre ng kanta na sinulat at pinaduce niya para sa bagong album na kinulayan. Mas nagiging si Raven po ako pag mas nag-explore po ako ng iba't ibang genre. Parang yun nga po, hindi ko po nalilimitahan sarili ko, hindi ako nakakadena sa isang genre lang. Ipinakilala naman ni Janela ang Portal Music, ang bagong uri ng genre ang ginawa ng kanilang grupo, kasama ni Allison Shore sa awit na Hoodie. Ang ganun yung song, dadalhin ka niya sa kung ano yung pinakamagandang lugar para sa'yo. Sa etablado ng interactive musical comedy naman na The 25th Putnam County Spelling Bee, nagpakitang gilas ang rising acts ng Star Magic na sina Shania Gomez at Crystal Brimner. Ayon kay Shania, naging magandang oportunidad ang unang pagkakataon na sumalang siya sa teatro dahil nahasaan niya nito ang kanyang talento sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte, pati na rin sa pag-adlib. The fact that it's this with this cast right here, I am so extremely grateful. I could have not have done it without a better cast. They are so amazing. They've been guiding me, they've been helping me. Wala rin tigil ang tawaran sa unang preview night dahil sa mga na-feeling surprise guest spellers mula sa audience. A-E-O-O-P. That is correct! Tulad ni renowned broadcaster Ses Drilon na ipinakilalang Stress Drilon. Director Peterson Vargas, actor-singer Pitalmos. English? At ni Maymay Entrata. Napatok na patok sa manonood ang adlib. E-X-I-C-A-N. Tiniya
lineup ng cast na ang bawat show mula February 24 hanggang March 17 ay magkakaroon ng iba-ibang twist. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Busy man ang kanyang schedule, hindi nawawala ng oras para sa sarili at pamilya si Chang Ami Perez. Paano niya na-achieve ang pangarap na work-life balance? Time out muna sa trabaho si Chang Ami Perez. Sa gitna ng aming me time, inamin ni Chang Ami na wala sa bokabularyo niya ang salitang pahinga noon, lalo nang maging single mom sa kanyang anak na si Abby. May mga times din na may mga na-miss out ako ng mga special programs nila sa school. Ngayon, buong araw mapapanood siya sa It's Showtime sa tanghali at kasalo naman sa gabi. Kaya pag-uwi sa bahay, sinisiguro niya na mayroon siyang quality time para sa mga anak. Merong Sunday na ang son na kasama ko, yung eldest. Minsan naman, may the next Sunday ko, si Kyle naman, sunod si Seiya naman. At syempre, hindi rin mawawala ang oras para naman sa sarili. Play golf on Saturdays. Yun yung mga favorite things ko to do now that I'm 50. Feeling ko, pwede na ako mag-slow down ng konti kasi feeling ko naman parang somehow na i-provide na namin sa mga bata ko ano yung kailangan. Makipagkwentuhan kasama si Chang Ami ngayong linggo sa Taupo. 6:15 ng gabi sa A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Natanggap na ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy ang subpoena na nag-oobliga sa kanyang dumalo sa pagdinig sa Senado. Kaugnay ito sa mga alegasyon ng umano'y human rights abuses laban sa kanya. Sa kopya ng subpoena na isinapubliko ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinanggap ito ng abogado ng KOJC na si Attorney Marie Dina Tolentino Ferrer. Pinadala ang subpoena sa address ni Kiboloy sa Davao City at natanggap bandang 1:30 ng hapon nitong Huwebes. Wala pang pahayag ang kampo ng pastor kung sisipot siya sa susunod na hearing sa March 5. Nauna nang sinabi ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros na isa cite in contempt at ipaaaresto niya si Kiboloy kapag hindi siya dumalo. Muling tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na nasunod ang proseso sa pagpili sa South Korean firm na Miro Systems bilang supplier para sa 2025 midterm elections. Ito sa kabila ng mga agam-agam ng ilang grupo dahil sa mga sinasabing irregularidad na kinasangkutan ng kumpanyang Miro. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Sa kabila ng mahigit isang buwang pagsusuri ng Commission on Elections, sa joint venture ng South Korean company na Miro Systems, nababahala ang ilang grupo sa desisyon ng COMELEC na ibigay rito ang kontrata para sa May 2025 midterm elections. Ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE, hindi sila lubos na kampante dahil sa mga diumanoy irregularidad laban sa Miro sa ibang bansa. Hindi kami natutuwa, hindi rin kami galit. Nung first day ng post-qual na process, nag-commit kasi sila na magbibigay ng mga dokumento na nire-refute or pinapawalang visa yung mga ganyang allegation. Yung mga observers tulad namin, hindi pa nabibigyan ng kopya. So sana ang gawin ng COMELEC ay gawing available na yan. Sabi naman ng grupong Democracy Watch, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ang Miro ng konkreto at matibay na ebidensya na matagumpay ang kanilang serbisyo sa Iraq at Congo. Para kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat masusing pag-aralan ng COMELEC at Kongreso ang bidding process at track record ng Miro bago isapinal ang kontrata. Sa ilalim ng fast track o full automation system with transparency audit count, ang joint venture ng Miro ang magsusupply ng hardware para sa halalan, kabilang ang 110,000 automated counting machines, mga laptop, ballot boxes at mga balota. Ito rin ang magiging supplier ng software at election management system. 17.9 billion pesos ang bid price ng Miro, mas mababa sa itinakda ng COMELEC na 18.8 billion pesos.
ang joint venture ng Miro ang nag-iisa o lone bidder para sa proyekto. Hindi na pinayagang mag-bid ang dating elections technology provider na Smartmatic na nasangkot sa issue ng panunuhol. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na sinuring mabuti ang Miro. Nakatanggap din aniya sila ng certification mula sa election bodies ng Iraq at Congo na sinabing maayos ang kanilang naging halalan taliwas sa mga kumalat na ulat. Bukas naman ang COMELEC sa pagsasapubliko ng mga dokumentong may kaugnayan sa Miro. Sabi nga natin, wala dapat tinatago dito. Sinasabi lang po natin, magandang siguro pa pagkatiwalaan na lang din natin itong naginawa ng Commission on Election. Handa rin ang COMELEC na ipaliwanag sa Kongreso ang kanilang naging proseso. Sa March 5 ay nakatakda itong humarap sa Kamara. Kakausapin natin yung nanalong winning bidder na baka pwede magkaroon ng demo rin sa harapan ng ating mga kalanggalang na kongresista. Para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, nasunod naman ang procurement law sa pagpili sa Miro. Yung observer naman namin, wala namang nai-report siya na anomalya no, doon sa proseso. Bagaman naibigay na sa Miro ang notice of award, magkakaroon pa ng contract negotiation bago maglabas ang COMELEC ng notice to proceed. Ang fast track ay isa lamang sa mga parte ng automated elections system. Nariyan din ang transmission na mangyayari ang bidding sa susunod na linggo at ang online voting na magkakaroon naman ng second round ng bidding sa kalagitnaan ng Marso. Pagtitiyak ng COMELEC, magiging bukas sila sa lahat ng proseso. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Matindi na ang training ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz para mag-qualify sa Paris Olympics 2024. Kasabay po naman ng pag-ensayo ni Heidelin ang kanyang paghubog sa next generation weightlifters ng bansa. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Dito sa bulubunduking lugar ng Halhala, Rizal, nagtayo ng training camp ang kaisa-isang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz, kasamang kanyang asawa at coach, Julius Naranjo. Narito sila sa malayo, tahimik at preskong lugar para makapag-focus sa misyong mag-qualify para sa Paris Olympics 2024. Ako kasi probinsyana ako eh. Gusto ko malapit sa nature. Ayoko ma-stress sa traffic. Then siguro gusto, I want a fresh air. If she has peace of mind, her training goes well. She can push, she's not stressed. Inayos nila ang lahat ng weightlifting equipment sa tinatawag nilang temporary gym. Habang sa tuktok naman, ginagawa ang outreach gym na inaasahang matatapos sa loob ng ilang buwan. Dahil malawak ang lupa, dito na rin sila tumatakbo na bahagi ng pagpapakondisyon. Magdasal lang ako para sa iyo. Magdasal na lang, no? Palagi lang ako nag-rosary para sa kanya. Yeah. Isang tournament na lang ang kailangan salihan ni Heidelin para mag-qualify sa kanyang panglimang Olympics. Gaganapin ito sa Phuket, Thailand sa Abril. Kung mananatili siya sa loob ng top 10 sa Olympic rankings ng 59 kilogram division, pasok na siya sa Paris. Excited ako para sa Thailand kasi nabuhat ko ng Doha ng 100 snatch. So 100 snatch, pag nagawa ko yung 127, yung total ko maging 127. Kung ma-meet ko yung goal ko, medyo malapit na ako sa medals. Pero syempre, Filipino tayo eh. Dapat yung goal is gold. Kasama ni Heidelin sa kanyang matinding training ang mga bata mula sa Halhala at kalapit na bayan. Ilan sa kanila ay mga pamangkin ni Heidelin. So sila yung mga mapapalad na bata na tina-training ni na Heidelin at Julius dito sa Rizal, di ba? Gusto niya bang maging champion tulad ni Heidelin? Ako! Wow! Humuhugot si Heidelin ng lakas ng loob upang magpursigi sa mga batang nagsusumika para maging champion weightlifters. Ginagawa ko to dahil mahal ko yung weightlifting. Kasi whenever nakikita ko sila, binibigyan nila ako ng inspiration din. We believe that anyone can do weightlifting.
Doesn't matter if you're tall, doesn't matter if you're short. Babae, lalaki. Anyone, boys or girls. Malaki ang pasasalamat ng mga bata sa pagkakataong matuto ng weightlifting kasama ang Olympic champion team. Gusto ko din maging katulad ni Tita Heidi para makatulong din ako sa mga pamilya ko. I'm one of the older here po, so kailangan po talaga may mag-lead sa mga bata. Yung pag-give back po sa community kung saan ka nang galing. Thank you, Ma'am Heidi Coach Julius. God bless sa Paris 2024. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Ang craving sa cookies ng PBB alumna at dancer actress na si Don Chang na uwi sa pangmalakasang negosyo ng sweet goodies. Nakakwentuhan siya ng kasama nating si Migs Bustos na nagpaturo rin ng ilang baking tips. Ang kwento ng DC Delight sa May Puhunan, kaya mo! Paano mo naisipin na sige nga mag-bake nga ako ng cookies? Oh, it happened na when I was in Australia, nag-crave ako ng cookies. Eh, mahal doon. Mahal ang standards of living doon. So, either pupunta ako sa mall na masarap yung cookies pero ang mahal-mahal na I cannot afford, or doon sa kaya kong afford ko pero hindi masarap. So, nag-bake ako. And then, I actually enjoyed it. The chocolate chip cookies, yung pinakamadali. Kaya sabi ko, why don't I try to sell cookies first? Eh, yun pala, yun nga, pagdating ko dito sa Pilipinas, ay parang... Nag-iba? Iba. Tsaka iba rin yung sourcing. Oo. Kasi ganito, sa Australia, syempre iba yung temperatura. So, may ganun din, may ganung factor din. Eh. Pagdating ko dito sa Pilipinas, iba rin. So, I had to change the recipe. Masarap. Masarap. Grabe. Iba. Soft and chewy. Yung moist ang cookie ko. Totoo yan, mamoy. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Sabado, alas 5 ng hapon. Natupok na nga po ang residential area sa bagong baryo, Caloocan City, Biyernes ng madaling araw. Ayon po sa BFP Caloocan, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang dalawang apektadong kabahayan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula bandang alas 4 ng umaga. Walang naitalang sugatan habang pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang tatlong apektadong pamilya. Patuloy na iniimbisigahan ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Samantala, sumiklab rin ang sunog sa Ormoc City, Leyte, alas 7 Huwebes ng gabi. Ayon po sa paunang report ng BFP Ormoc, aabot sa 51 kabahayan ang apektado ng sunog. Dalawang residente naman ang nasugatan. Bandang alas 11 ng gabi, tuluyang naapula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Iniimbisigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng naturang sunog. My heart is overflowing with joy. Ito ang naging pahayag ni Sylvia Sanchez sa kanyang Instagram kasunod ng engagement ng kanyang anak na si Ria at Heide at nobyong si Zanjo Marudo. Dagdag pa sa caption ni Sylvia, perfectly matched, kung saan pinost ang mga larawan ni Zanjo kasama si Ria na suot ang engagement ring. At ang screenshots ng kanilang video call kung saan kitang nakangiti si Zanjo habang kausap ang kanyang mga future na biyenan. Nitong Martes nang i-anunsyo sa social media ni Ria at Zanjo na engaged na sila, isang taon matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon. Natuloy na ang dream collab ni Gary Valenciano at Glock 9 sa kantang Walang Pumapalakpak. At kagabi hinataw ng Jonas Brothers ang kanilang classic hits. Nagpapatrol MJ Felipe. Back in time ang pakiramdam ng fans ng American band The Jonas Brothers matapos kantahin ni Nick, Joe at Kevin ang classic hits mula sa kanilang unang album hanggang sa bagong hit. Reunited ang magkakapatid sa kanilang Pinoy fans matapos ang 12 taon. Kaya naman sabi ni Nick, honestly, gonna have to come back sooner than... Matapos naman ang ilang taon, sa wakas natuloy na rin ang dream collab project ni Glock 9 kasama si Mr. Pure Energy Gary Valenciano para sa kantang Walang Pumapalakpak. Kahit walang pumapalakpak. Ito yata yung song na yun.
for Sir Gary. Nung muni-munian ko, na contemplate ko yung lyrics ng song. Parang ito yata yung pwede kong maging Gary B song. The first thing that got me was the message of the song. I know the song is about a singer, you know, na walang kahit walang pumapalakpak, awit ng awit pa rin, no? Pero, you know, you can put that into other forms also. You know, people who are just striving to become somebody or striving to prove something to their own selves. Nag-shoot ng live performance video sina Gary at Glock 9 at bahagi ito ng 25th anniversary celebration at album ng rapper sa music industry. Your spirit leads a war in a party of love. Samantala, 50th anniversary naman ang ipinagdiriwang ng OPM icon at music legend na si Dulce sa isang concert sa March 8. Kwento ni Dulce, selebrasyon ito ng musika, papuri sa Diyos at ng kanyang makulay na karera sa loob ng 5 dekada. When I surrendered my life to the Lord Jesus Christ, doon ko nakita na ang kailangan mo wala si Jesus. Na yung power lahat na hinanap mo, wala siyang nikatiting doon sa power and authority na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Isa sa mga aabangan sa konsyerto ay ang gospel version ng kanyang iconic song na Ako Ang Nagwagi. Gaganapin ang Dulce Solid 50th Anniversary Concert sa Music Museum. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kaya daw yan ni Kabayan. Pakita nyo nga pa. Mamaya sa sample si Kabayan. Naantig po ang maraming netizens ngayong buwan ng Feb-ibig sa mag-asawang sumasayaw sa park habang nagde-date noong Valentine's Day. Sa kuha ni Bayan Patroller Sherlyn Mercado, makikita ang 59 years old na si Nanay Avelina at 64 years old na si Tatay Romel de Guzman na sumasayaw sa ilalim ng puno sa Fort Santiago sa Maynila noong February 14. E ang kwento nga po ni Nanay Avelina, taon-taon nilang ipinagdiriwang ang Valentine's Day at ngayon lang nila naisipan ang mag-picnic date. Sa konting pagkain, bulaklak at tugtog ha mula sa cellphone ni Nanay Avelina, ay talaga naman naging romantic ang kanilang date. Kwento po ni Nanay Avelina, noon pa man ay mahilig na silang mag-disco ni Tatay Romel. Pero noong 2015 ay nawalan daw ng paningin si Tatay Romel dahil sa sakit na diabetes. Para po kay Nanay Avelina, hindi man siya nakikita ni Tatay Romel, nais niyang ipadama na kasama ang kanilang mga anak ay hindi niya ito iiwan kahit kailan. Tumatanda sila na andun pa rin ang pag-ibigan nila. Tapos bulag pa si tatay. At ang sweet pa nila. Ang tawag doon ano? Sa ilalim ng puno. Ang tawag dance like no one's watching, di ba, minsan? Ganun ba yun? Sumayaw ka hanggat walang nakakita sa'yo. Kahit walang nanonood. As if na walang nanonood. Or kumanta ka parang walang nanonood sa inyo, Kabayan. Go na yung sample mo. Okay, game, game. Yung Dulce version nyo. Huwag na, may nakakita. Totoo, may nakakita eh. Kanina, kanta ka ng kanta eh. Pero nakakahanga yung mga gano'n. Maraming ganyan. Di ba yung pinalabas din namin si KBYN? Mm-hmm. Yung may sakit na yung lalaki? Mm-hmm. Hindi iniwan ni Mrs. Hindi. Mm-hmm. Hindi siya nag-abroad. Couple goals. Sa kabilang bahay. Hindi nag-abroad sa kabilang bahay. Over the back. Hindi, pero yung gano'n eh, iniiwan na pag may sakit na yung lalaki o babae, iniiwan. Eto, hindi, Timo. Bulag na si tatay. Nandun pa rin. Sweet pa rin. Sweet pa rin. Galing. Buhay. Nagdi-disco pa rin sila sa ilalim ng puno. Eh, di ba? May mga roses pa. Ganyan dapat. Like no one yan is ang watching. Yan ang targetin mo. Oo. Talaga rin, magsayaw. Matigas katawan ko. Doon pa lang sa pagsayaw, target na talaga watching. Hindi, tumagal pa kayo. Ay, oo. Awa ng Diyos. Di ba? Yeah. Tama yun. Tayong lahat. Tumagal pa tayo dito. Sabi nga nila parang ang tagal na natin. Awa ng Diyos. Oh, go na daw. Friday ngayon. Sabi yun. Friday. Oo. Oh. So, marami pang gimmick. Oo. Hindi na. Hindi na. Tulog na lang tayo. Traffic. Traffic yan, Tulog na lang.
Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat. Happy weekend, kabayan! Ingat po kayo at magandang gabi, bayan!